10 katotohanan tungkol sa mga tagapagbitay. At yan ang pag-uusapan natin sa video na to. Ito nga pala ang Sierra Amazing Stories. At teka, bago muna natin simulan ang video ay kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, ay maaari mo nang i-click yung subscribe button. At siguraduhin mo na din na-click mo yung notification bell para naman lagi kang updated sa mga susunod kong mga uploads. Number 10. Ang traditional na headdress. Madalas makita natin sila sa movie o kaya sa mga anime na napapanood natin. Ang mga executioners o mas kilala sa tawag na tagabitay. Sa panahon ng Middle Age, ang mga tagabitay ay walang suot na kahit ano para takpan ng kanilang mukha. Maliban lamang kung sila ay nagtatrabaho para sa medieval kings. At ang pagsuot nila ng headdress ay sumisimbolo na sila ay nagtatrabaho para sa mga royal families. Number 9. Ang tagabitay ay pwedeng magsagawa ng kasal. Maliban sa mga pare, ang mga tagabitay din ay maaring magsagawa ng wedding ceremonies. Ang mga ibang kasal na sinasagawa ay walang pagsang-ayon sa magkabilang panig. Karamihan sa mga babaeng nakasal sa mga tagabitay ay persahan lamang. Ang dahilan dito ay ang mga tagabitay ay gumagawa ng kasal ng kapwa nila tagabitay. Dahil nga, ang mga pari ay tumatanggi sa pagsasagawa ng kasal na sa pilitan lamang. Number 8. Ang mga tagabitay ay may access sa mga gamitan ng binitay. Dahil sa panahon ng medieval period, ang pinakapangunahing sahod ng tagabitay ay kung anumang bagay ang makukuha nila. Bagay man o pera sa kanilang mga binibitay. Noon, ang mga tagabitay ay pwede lang nila kunin ay ang mga bagay na nasa belt o mga bulsa ng kanilang bibitayin. Ngunit ito'y binago. Ang mga tagabitay ay pwede nang kunin lahat ng nasa binibitay nila, mga kagamitan na hawak nito, ultimo ang mga damit na suot ng mga binibitay ay pwede nilang kunin. Isang bagay lang ang hindi nila pwedeng kunin na wala silang pahintulot ay ang mga bagay na naiwan ng binitay sa pamilya nito. Number 7. Ang mga tagabitay ay binibigyan ng libreng pagkain sa pamilihan. Ang mga tagabitay kapag pumunta sa pamilihan, sila ay pinapayagan kunin ang ninanais nilang paninda na walang binabayaran. Ang mga nagtitinda sa pamilihan ay walang pakialam kahit kunin ng mga tagabitay ang gusto nila sa paninda nito. Sa katunayan, ang nagbabayad ang mga tagabitay ay hindi nila ito tinatanggap dahil ang paniniwala nila ay kung bibigyan sila ng pagkain ay hindi sila sasaktan ng mga ito. Number 6. Ang mga tagabitay ay nagsasagawa ng exorcism. Sa panahon ng medieval period, ang mga tagabitay ay hindi lamang kumukuha ng buhay, kundi sila din ay inaasahang magsasagawa ng mga exorcism kung kinakailangan. Sa kadahilan ng sila daw ay may experience sa art of torture, pinaniniwalaan nilang ang torture ang pinakamabisang paraan para palayasin ang masasamang espiritu sa katawan ng inapian. Ito ay sasagawa lamang ng mga tagabitay kung sasabihin ng mga pari na talagang sinapian ang mga ito. Number 5. Ang mga tagabitay ay may sinusunod na rules sa simbahan. Ang mga tagabitay katulad natin ay may karapatan din silang pumunta sa simbahan upang magkasal. Ito ay hindi sila pwedeng umupo habang kasalukuyan ng misa. Sila ay naatasang tumayo lamang sa pinakalikuran bahagi ng simbahan habang sila ay nagdarasal. At sa oras ng pagkuha ng sakramento ay hindi sila pwedeng mauna o sumabay sa mga kukuha din. Dapat sila ay maghintay hanggang matapos ang lahat kumuha ng sakramento. At yan ang sinusunod nila. Number 4. Ang mga tagabitay ay hindi lamang puro lalaki. Noong taong 1275 ay may mga babaeng naatasang maging isang tagabitay. Kapag ang tinatulan ay babae, ang magsasagawa ng pagbitay ay isa ring babae at hindi pwedeng maging isang lalaki. Number 3. Ang alituntunin sa kanilang pagre-retiro. Gaya ng isang normal na empleyado, ang mga tagapagbitay ay kailangan din magretiro kung wala na ito sa kapasidad na gawin ang tungkulin niya.
At bago sila payagang magbitaw sa tungkulin nila, ay kailangan nilang maghanap ng kapalit nila. Isang tao na hindi bibitawan ang tungkulin nila habang may lakas pa sila sa katawan nila. Number 2, ang isang tagapagbitay ay kabilang sa mga low class na tinatawag. Sa panahon ng medieval period, ang mga aktor, prostitutes, at isa din ang mga tagapagbitay ay kabilang sa antas na pinakamababa. Sa panahon ito, ang mga tao kung makapatalko at makakawakan man lang sila ng mga tagapagbitay o kahit sino na kabilang sa low class ay sinasabing pinakamasamang experience na daw nila yun. Marahil ito ay sa mga nagawa nilang pagkitin ng buhay at mga krimen. Number 1, last but not the least, ang mga tagapagbitay ay nagbibigay serbisyo sa mga mamamayan. Ang buhay ng isang tagapagbitay ay hindi lamang kumukuha ng buhay, dahil sila din ay nagbibigay serbisyo sa mga mamamayan. Binibenta nila ang mga parte ng kanilang binibitay na kailangan sa paggawa ng mga drugs at kung ano man ang pwede pang ibenta sa kanilang binitay. Sa palang ito ay nasusustentuhan nila ang kakarampot na kinikita nila bilang isang tagapagbitay. At iyan lamang ang may ibabahagi ko sa inyo sa video na to. Huwag naman kalimutan i-like at subscribe ang ating channel. At sana naman paabutin natin ng 100 likes itong video na to. Ito nga pala at Sierra Amazing Stories. Maraming salamat.